Ay, sa RC Entertainment, more power po sa inyo. Magandang araw mga kaibigan. Andito tayo ngayon sa Pag-asa Street, Barangay Kanyugan, Pasig City. Ngayon ay August 4, 2020. Ito ang unang araw na ibinalik itong MECQ dito sa buong Metro Manila. Ngayon nandito tayo sa Barangay Kanyugan para makausap natin si Kapitan Ray De Jesus. At alamin natin kay Barangay Captain na Ray De Jesus kung paano nila kukontrolin yung mga taong mga lumalabas dito sa Barangay Kanyugan. Kap, anong ginagawa ng barangay ninyo ngayon na dahil sa declaration ng MECQ? Yeah, magandang hapon sa inyo, no? Ang ginagawa namin yun, kagabi nag-meeting na kami with our BSF, no? Plano namin is talagang yung higpitan lang talaga yung paglabas-labas ng tao dahil nga hindi naman inaallow gamitin yung PLP or yung quarantine pass. Kaya wala kaming ibang pwedeng gawin kundi magigpit lang talaga, particularly dun sa mga 20 anyos pababa at 60 pataas. And yun nga, meron din kaming ginawang executive order na naglilimita yung pagbukas ng tindahan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 lang ng hapon. Isa sa paraan namin yun para mabawasan talaga yung paglabas ng tao. Kasi most of the time, ang tao sa aming barangay ginagawang dahilan ng tindahan para makalabas. So isa yun sa naisip namin, which is naging effective yun last time. When, nung nasa ECQ tayo, ginawa namin talaga yun. ECQ hanggang MECQ na nilimitahan namin yung oras ng pagbubukas ng tayo. Hindi dahil because gusto namin, actually may mga ilang may-ari ng tindahan tumatawag sa akin, bakit na pinag-iinitan ko raw yung tindahan. Hindi ko pinag-iinitan. Sa akin lang para makontrol yung paglabas ng tao dahil nga isa sa mga dahilan ngayon ng tao ay lumabas because pupunta ng tindahan, bibili. Yung simple things are talagang gagawing reason. Bibili kami ng pagkain, bibili kami sa tindahan. So, para malimit talaga. Actually, if you will see, starting August 1 pa lang, pag nakita nyo, after 5, makita nyo ang Barangay Kanyugan ay napaka-tahimik na, napaka... Wala na masyadong tao talagang lumalabas. Konting-konti na lang talaga. So, very effective din talaga. And people are nag-a-adjust din naman eh. Kasi alam nila, ang alas 5, so bumibili na sila na maaga. So, hindi talaga reason or yung ibang may-ari, iniipit ko raw sila, ginigipit. Hindi naman yun yung reason. Yung reason is to control the number of ng tao na lumalabas. And they using the stores. And out there, actually, yung Jollibee, McDonald's, Chowking, and other establishment dito are communicating with me na. So, the same approach. They are closed by 5 p.m. but they will allow us na yung delivery ba, kahit hanggang gabi pwede out, naman, take yung takeout are hanggang gabi pa rin naman. So, yun. Pero yung particular yung tindahan talaga, till 5 p.m. Even Jollibee, McDonald's, and mga 7-Eleven, hanggang 5 o'clock din. Pero they are allowed mag-deliver sila. Ilan na ang active cases ngayon? Active cases namin ngayon is 71 as of yesterday. So, tumaas? Tumaas na. Total confirmed cases is 102. We are the pinakamalaki kami sa District 1. Oh. When, ano naman eh, expected na because ang Kanyugan ng pinakamalaki. Ilan po ang total? Na, District 1. Ilan kami, po ang total na? Ang population namin dito, 30,000 na. Populations. Kami yung pinakamalaki sa District 1. So, kami malaki. So, tinitignan ko yung datos ng mga mayroong COVID sa atin ngayon sa Pasig. Basta pag malaki kang barangay, talagang malaking numbers mo. Like pinagbuhatan, they are the most biggest. Actually, buong Pasig, di ba? Yes. Sila yung pinakamalaki talaga sa lahat. Then secondly is the Manggahan na sa Rosario. So that's why nababahala rin. So ang Kanyugan, since we are the biggest barangay in District 1, kami yung pinakamarami talaga ngayon. So that's why nababahala kayo dahil tumataas. Kaya nyo ginagawa ito? Yes. Naghihigpit talaga. Actually, 2 weeks ago pa, nag-start na ako. Actually, nagpapahuli na ako ng mga walang face mask. So, yun. Since MECQ nga, dahil ang MECQ lang naman, ang kaibahan lang naman is nawala yung public transport. Yun lang naman eh. Other than that, wala naman eh. Kaya, supposed to be last night, we're planning mag-checkpoint. Pero, hindi namin tinuloy because of yun nga. Wala rin reason eh. Na para i-checkpoint mo because of wala namang quarantine pass, wala. Hindi mo rin makokontrol yung labas ng tao eh.
pagod lang din talaga. Maliban na lang kung ECQ talaga. Oh, maliban kung ECQ talaga, this time we will lockdown talaga. Kap, ano bang mga penalty kapag walang mga face mask? Yun? 500 pesos based on the city ordinance. Okay. Mm-hmm. 500 pesos. Okay, so naghahanda din rin ba ang barangay cap kung sakaling kailangan ng ayuda? Yes, we are now preparing. Actually, on August 17, it is Peace of Santa Clara de Montefalco and Araw ng Kanyugan. And we're planning magbigay nga. Walang gatherings, walang celebration, walang activities. Actually, it's supposed to be before August 1. We wrote already to Mayor Vico and the DILG to have a sana state of barangay address na lang sana. Okay. To report everything about what transpired during the start of the COVID until now. But unfortunately, we declared last August 4 to be a MECQ, no gathering, so canceled na rin. Mm-hmm. I'm planning to do it through virtual. Ah, okay. To Facebook? Facebook siguro. Okay. Pero yung gathering talaga, definitely, wala na kasi hanggang August 18 eh. Mm-hmm. Di ba yung sure. Ating MECQ eh? August 17 yung araw ng Kanyugan sa Peace of Santa Clara. So, definitely canceled yung gathering. Kap, ngayon na magkakaroon po ng dalawang linggong balik sa MECQ. So, meron po bang aasahan yung mga inyong kabarangay na food packs na inyong ipapamahal? Actually, it is not a food packs yung tinitingnan namin. It is more on, tinitingnan namin yung whole chicken na pinamain since Fiesta. Ah, okay. So, parang yun na lang iahanda talaga namin. Yun yung tinitingnan namin yun. Oh, isa sa kinoconsider? Kinoconsider namin, yeah. Okay. Okay. So, ano pang... of course, yun nga, naghihintay din kami from the city, ano yung ibababa sa amin ng city. So far, sa ngayon, wala pa namang ibang binibigay ang city sa amin yun. Walang mga advisory pa. Ang advisory lang talaga is walang PLP tsaka quarantine pass na pwedeng gamitin muna for the meantime ngayon. Depende siguro. Kasi meron na bang mga streets na inilockdown? Wala kami sa Kanyugan. The problem with Kanyugan kasi, even though we are the biggest, but the problem is kalat yung COVID sa amin. Not unlike sa ibang barangay, like Manggahan. Kaya nilockdown niya isang street talaga. Isang street, isang compound. Na nagkaroon talaga. Sa amin walang ganun eh. Iwalay-iwalay talaga eh. So hindi mo pwedeng, kung ilalockdown mo, the whole barangay. Pero hindi rin ganun kadali ngayon mag-lockdown ng isang buong barangay. Kailangan dadaan ka muna sa mga proseso, may mga protocols na dapat sundin, particularly local government at ang IATF. May panic buying ba kap sa inyo? I think yesterday, nagkaroon sa mga grocery, no? Okay. Nagkaroon kahapon, and the banks, nagkaroon kahapon. Pero ngayon mukha wala na. Panic withdrawing. Oh. Meron kahapon. So yung PLP ID. Hindi. Walang wala nag-announce yesterday si Mayor Vico na walang issue. Anong communication sa inyo ng Pasig City Police Office? So far wala pa until now eh. Ang ano lang is talagang kami personally is on our own initiative na kami mismo nagigpit. Nagiging visible yung tanod namin yun. Ikot na ikot yung sakin namin. Just to remind all those who are na laging nasa labas na hindi kayo pwede maglalabas talaga. So mas pinahigpit po yung mas may pinahigpit yung curfew. Although 10 pa rin eh. 10 to 5 p.m. pa rin eh, ang buong Pasig. Yung 97 positive cases? 102 confirmed. 102 confirmed. 71 ang active. Yung active cases na yon, nakakalat yon sa mga quarantine facilities? Ay, hindi. Iba, most of them ay nasa bahay lang. Home quarantine. Kasi wala rin mong paglagyan na eh. So, anong ginagawa yung We're sending some of them, we're sending a food packs. Mayroon, minadadalang tulong, pagkain, vitamins. Meron ba family? Meron isa sa amin, family. The whole family. 7 members of the family. Lots that are affected. Infected, actually. Infected yun. Meron kami. So, yung street na yun, hindi? At meron din isa na, like for example, yung father, yung anak meron. So, ganun. So, hindi nyo plano na i-lockdown yung... Hindi, kasi isang bahay lang naman. Sa bahay. So, ginagawa namin, lockdown yung bahay talaga. Bahay talaga. Pero yung whole street are not. So, lahat ng basic needs nila? Yeah. Bibigay namin, ha? Ang pangailangan nila. Yes. Pinadadala ko. Like, last night, nag-message sa akin, yung isang anak, ganun yan. Even sila are infected na, masama na raw pakiramdam.
Sabi ko, huwag na kayo muna kayong lalabas. The problem is right now sa atin ay gusto nila magpa-test. Ang problema ko, tumawag ko sa CHO. Talagang wala nang schedule, punong-puno na rin. August 20 na raw yung next schedule. Eh, pag kinuwenta mo ngayon, halos tapos na rin mag-quarantine. Yes. So, yung ano nyo, Kap, yung curfew nyo, still based on the city. Mananatiling? 10 p.m. to 5 a.m. Okay. But all stores will be closed by 5 p.m. Na-declare nyo na yan? Apo. No, through executive order. Last August 1 pa. So, 5 p.m. sila. Sarado na. Sarado na. Okay. Kap, panawagan nyo sa mga taga-Kanyugan during this modified ECQ? Yeah, ganun pa rin. Doble ingat pa rin. Talagang kailangan, kung wala naman tayong importanteng gagawin sa labas, we have to stay at home lang. Then, paglalabas tayo, gamitin natin yung face mask talaga, which sabi nga ng WHO and even the DOH, the most important na gamit natin talaga ngayon, panangga laban sa COVID is the face mask. Then, secondly is the social distancing if you are nasa public places tayo. No, yun lang. Dalawa lang actually. Tapos, always, yun nga, sabi nga lang, hugas daw ng kamay para yung mga hinahawakan natin ay very safe. So, yun lang. Siguro, sundin lang talaga natin yung health protocols talaga ng sinasabi sa atin ng gobyerno para makaiwas tayo sa sakit na to. Right. Hindi na rin talaga nakakabahala na sa nangyayari ngayon. Ang bilis. Bilis-bilis every day. Talagang ako, nagmamonitor ng telepono ko. Talagang, yung sa CHO, nag-message sa akin. Ito yung mga araw-araw. Araw-araw, meron kami. Sa barangay, no? Sa barangay, oo. Uh-huh. Grabe. So, hindi nakakabahala na talaga. Hindi na biro. Hindi na biro. Yeah, okay. Correct. Salamat ka. Ay, thank you. Thank you.